Ako naman sobra din po ako nagpapasalamat sa tiwala, sa opportunity na binigay sa akin ng ABS-CBN. And alam ko naman sa sarili ko that hosting is really not my strength. Pero I'm trying and I'm very thankful sa kala Direk Loren, kasi sa ABS-CBN, dito sa Dreammaker for giving me this big opportunity for me to grow and to learn at the same time and to show my fans, supporters, and everyone that kaya ko rin magtayo ng show na to. So yun, nagpapasalamat po ako and very happy and sobrang excited na po ako na mapanood nila tong Dreammaker next week. Ikaw ba, personally, paano naman yung preparation mo, not only mental, physical, but kasi I'm sure marami ka rin pasapo dahil ikaw ang isa-isang host ng Dreammaker. So, weekly ba, meron kang mga, like, sa outfit ba, diba rin ang makikita namin, may mga changes ka bang gagawin sa sarili? Changes na gagawin sa sarili ko, wala naman po siguro kang ipapalito ka charot eh. Changes! Hindi, charot lang. Syempre, doon tayo lalaban sa outfitan since visuals tayo, magkasalita lang naman tayo lagi doon. So, since K-pop fan, sobrang loading-loading ko yung mga sense of fashion ng Korean. So, parang... So, ganun din yung makikita sa'yo? Yes, oo. Iba-iba po yan every episode yung mapapanood nila. So, exciting din para sa akin na mahilig maglaro sa outfits and fashion and ganyan. So, style ng posting ba? Babaguhin yun din kasi syempre iba yung taste na gusto nila. Pero, according to Ryan kanina, di ba, puring-puri ka raw ng mga Koreans. Yes, pati yung writer, pati ang ating director, pati yung producer, Mr. Lee, si Tiki, sobra sila natuwa kay Kimi. Ayun, wala kang, hindi ka na nag-workshop ng... And reaction na rin sa sinabi nila. Siguro po, sa tulong na rin po ng PBB, sa tulong na rin po ng Showtime, nahasa na rin po siguro yung hosting ko. Hindi man po, nagkaroon na rin ako ng sarili kong style. Okay. And hindi ko to napapakita sa mga nilalabasan ko, mga sa ASAP, Showtime and PBB, dahil may mga kasama ako. This time ako lang kasi mag-isa. Oh, and andun lang si Ryan. So dito, may kita nila talaga na it's fully Kim Chiu. So parang may kita na nila talaga kung paano po talaga yung ginagawa ko na ako mag-isa. Oh, kinakabahan ako, pero yeah, fighting! Is there any pressure on your part to be, kumbaga, host of this big Dreammaker show? Kumbaga, lalo na Kimi Sayong, it's your first time to host Showtime. Maraming ka co-host, di ba? And then Ryan Bang, hindi din na masyado, kumbaga, exposed na solo, di ba? So, is there any pressure on your part? And anong collaboration, anong klaseng Kimi and Ryan Bang yung makikita namin dito sa Dreammaker? Ako naman, syempre po, yung pressure nandun doon, hindi naman po pwedeng mawala yun. Nandun po yung kaba, nandun po yung lahat ng mga iniisip ko na ano kaya sasabihin ng ibang tao na mag-host ako ng isang show. Alam mo naman, yung mga tao dyan sa, parang nagdududa sila or ganyan and everything. Pero hindi naman din nila mapapatunayan kung hindi pa nila napapanood. And kung hindi pa po ako nabigyan ng ganitong chance, hindi ko rin malalaman kung saan ako aabot or kaya ko ba talaga or ganyan. So thankful din ako sa chance. And syempre si Ryan nandito, yung kulit naming dalawa sa Showtime, ilalagay namin dito sa Dreammaker since isa siyang competition. So parang nandun yung kaba, nandun syempre yung parang pagiging stiff ng ano. So nandyan kami para tulungan sila na mag-let loose and mag-have fun sa performance ng ating mga Dream Chasers. And nakakatuwa din na yung rapport namin ni Ryan is na napagtibay na rin ng panahon. Nagkasama na nga kami sa iba't ibang mga shows and movie together. So
nandun na rin yung pagiging komportable namin sa isa't isa. And tinutulungan niya din ako. Parang nagtutulungan kaming dalawa na parang, hindi, kaya mo yan. Galing mo. Tapos babalik din, uy, ang galing mo. So, nandun yung supportahan namin. Kaysa ako lang mag-isa, so parang magaling pa talaga. Okay pa yung ginawa ko. So, siya naman, gaganan lang siya sa gilid. Okay yun. Ganyan. So, yun, nakakamasarap sa feeling yung ganitong environment na meron kami. Siyempre, si Direk John Mall, kilala na din niya kami ni Ryan. So, parang nandun yung tulungan namin lahat.